Hello guys! Madaling araw na guys, mga anong oras na ba? Agui, it's late. Nagnap kasi ako kanina, diba, na isang oras. So ngayon, hindi na ako makatulog agad-agad. So sabi ko, kailangan may gawin ako kasi ayoko nang walang ginagawa. Nanonood-nood ako ng mga food videos. Eh nakita ko yung isang madali ang recipe lang. So meron akong chicken wings. So yung gagawin natin is salt and pepper crispy chicken wings. So nahugasan ko na yung mga chicken wings ko. Ang gagawin ko na lang is ikakat ko siya into two lang. So, di ba ganyan yung wing? Kakat ko lang siya. So itong part na to tsaka itong part na to. I hope I am on focus kasi hindi ko kayo makita. Blurry kayo. Iniwan ko yung glasses ko sa kwarto. Kasi nasa bed na kami, nakaano na nga ako, nakapantulog na ako, kaya lang medyo manipis. So, pinalitan ko nitong suot ko kanina. So, ikat ko lang to lahat. And then, parang imamarinate natin siya mamaya. Ayan. So, yung kakailanganin guys is pepper, salt, at saka garlic powder. Yun lang. Yum! Okay, ngayon maghuhugas ako ng kamay kasi dapat ganun siya, i-massage siya. Ili-leave ko pala yung video kung saan ko to, yung binasihan ko sa recipe na to. Just make sure that it is well combined. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Ang galing nga eh kasi pinanood ko siya ng isang basis lang tapos naalala ko talaga agad kung ano yung mga ingredients. Kasi madali lang talaga siya. Ito lang. Tapos after nito, ilalagay natin siya sa fridge. Make sure ko lang na na-coat lahat talaga. Evenly coated. Buti na lang si Danny Boy natulog kahit na ano, nag-nap din siya kanina. Work pa yun bukas. Actually, same time kami magigising doon. Kasi ako magpe-prepare ng ano niya, pang lunch. Dapat ilagay siya sa ganito guys, na parang nakakahinga yung chicken, tapos ilalagay natin siya sa fridge. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. I am back! It is now... Late na guys. Mag-aalauna na. Pagpatuloy natin ang ating chicken. So, nilagay ko na siya dito kanina. Nag-ano lang ako, tinapos ko lang yung edit ko. So, na may time na tayo na tapusin to. Late na din kasi ako nag-breakfast. So, hindi pa ako gutom. But, tinakpan ko lang siya ng baking paper. Ito oh. And then, ito na yung itsura ng chicken natin. Ting, da-da-ding, da-ding! Ayan! So, yung gagawin natin ngayon is yung batter niya. So, let's do it. Hala, you know what? Wait, sap. Kasi meron akong... Hala. Wait, sa i-check ko lang. Kasi meron akong yung set galing... ito ba... Ito guys, quick and easy restaurant style fried chicken. Kaya lang, may ano na to eh, may flavor na to eh. Ala, sayang mo. Ay, okay, meron siyang marinade. Tapos meron siyang butter. Hindi ko gagamitin yung marinade kasi na-marinate na natin siya, no? Ito na lang gagamitin ko. Try ko muna, ha? Yes, ito yung gagamitin ko. Kasi meron na akong dalawa guys na na-open. Ito galing to Del Monte. Kasi yung kinukuha ko is yung gravy lang. Kasi ang sarap ng gravy nito. In fairness naman talaga. Meron pa nga akong isa dito na hindi pa na-open. Tapos gusto ko siyang gamitin. Alam mo, ngayon ko lang ito naalala. Sige. Ili-leave ko yung link ng video kung saan ko nakuha yung recipe na yan. Kung gusto niyong makita yung original butter recipe niya.
Since meron naman ako nito, gamitin ko muna to guys ha, kasi minsan lang talaga ako nag-chicken kasi iniiwasan ko yung mag-deep fry. Kasi alam mo na, oil. Hindi kasi maganda sa air fryer kapag may ganitong may mga butter-butter kasi hindi niya na luluto ng maayos yung butter or yung coating ng chicken. Yung kung chicken lang, yung ganun lang, naluluto siya sa air fryer. Perfect. Pero kapag may mga ganito, may mga breading, may mga butter, ano siya, hindi siya, sorry, nagsasak ako ng aking butter. Anong tawag dun? Ito ba? Butter menthol. Yan, lagi ko siya nakakalimutan. Butter menthol. Malapit na ako, halfway na ako. Pero parang hindi pa din, as in sobrang umu-okay yung ano ko, pakiramdam ko. Like during the day, okay siya. Pero sa gabi, sobrang non-stop hatching ako. Nakakaano nga kay Dan kasi natutulog na siya ako. Hatching pa ako ng hatching. Tapos yung, as in yung, as in hatching talaga ba? Ano yun? Anyway, ito muna yung gamitin ko ha. So again, hindi ko nagagamitin yung marinade. Empty contents of marinade. So, hindi na natin yan gagamitin. So, sa butter, add 1/4 cup of water. Feeling ko dadalawahin ko to kasi meron akong dalawang extra na butter. So, unahin ko muna yung ito. Ayan. Feeling ko wala namang flavor to eh. Kasi butter lang naman siya. So, parang flour lang siya. Yung sa finalo ko ng recipe na yan, ano lang yung sa kanya? Corn flour at saka flour combination. So, wala naman siyang like additional na lasa. So, this should be okay. Feeling ko kukulangin tayo dito. So, mag-a-add siguro ako ng isa. So, see? Ayan. Tapos, yung sa kanya din, yung pangalan niya ng channel niya pala is Marion. So, yung kay Marion din, ano, yung ito lang, butter lang, hindi na siya nag-add ng breading. So, hindi na ako mag-add ng breading, ha? Kasi yung sa kanya, ang crispy nung sa kanya kahit na walang breading. So, itong pack na to, it comes with breading as well. Pero hindi ko gagamitin yung breading kasi nga, ipa-follow ko yung kay Marion. Ayan! Dadalawahin ko siya, ha? Tapos, mag-prepare na din pala ako ng oil. Prepare lang ako ng oil, guys. Para ma-deep fry natin siya. Ito lang yung gamit namin, canola oil. Kapag nag-deep fry. Pero kapag mga regular na luto, hindi naman kailangan ng maraming oil. Yung gamit namin is olive oil talaga kami lagi. Tapos mayroon din akong trick na natutunan dun sa kanya, kay Marion, na pwedeng gamitin yung wooden spoon or yung wooden chopstick para ma-check kung tama na ba yung temperature ng ano ng oil. So pakita ko sa inyo mamay. Sana masarap to. Kasi meron pa akong ibang recipe niya na gusto ko pang i-try. Ayan, wala na siyang lumps. So, kapag ready na yung oil natin, pwede na tayo. Okay, so itest natin. Sabi, kapag nilagay mo daw yung wooden spoon, tapos nagbabubble-bubble, okay na. So, depende sa bubbling, ha? Basta in-explain niya dun sa ano niya, sa video niya. Pero parang yan na ata yun. So, kapag sobrang nag-aano talaga siya, sobrang nagbabubble talaga siya, that means sobrang init na niya. Ayun, hala, nainit na. Wait, sa... Lagay na natin yung chicken. Okay, so, magsimula muna tayo dito. Ganunin mo lang siya, guys. I-coat mo siya dito. Tapos, ayan. Tapos, lagay mo siya.
Be careful. Char. Ayan! Okay, okay, okay. Sana ikaw ay masarap. Ayan. Tapos, huwag masyadong i-crowd daw yung pan. Yan yung problema ko. Lagi ako nagka-crowd ng pan. Tapos, yung mga naghihiwalay na mga butter na yan, kukunin natin yan mamaya. Maglagay muna ako ng one more pa. Itong malaki ay. Parang drumstick na talaga to. Lulutuin ko to lahat. Isa lang yung nakita ko. Parang, ayan, dalawa. Di naman siya mahirap kunin. Basta lang, kunin nyo lang yung mga ganito para malinis. Okay, so sabi niya, dapat i-fry mo siya ng mga 5 to 6 minutes dyan. Kasi i-double fry natin to guys. So, i-fry ko muna silang lahat ng 5 to 6 minutes. Actually, yung mga chicken ko malalaki, so maybe even more. Pero hanggang sa, like, makita mo na yung, like brown na kulay. Kasi itong first frying daw, to get rid of all the moisture from the chicken. And kapag nawala na yung moisture ng chicken, yan na parang yun daw yung sekreto ng crispy. Crispy deep fried chicken. So kapag nakuha ko na yung kulay na gusto ko, yung medyo light brown, pwede ko na siyang ihaon. And isusunod natin tong mga to. Tapos after na mahaon lahat, i-fry na naman natin siya ulit para makuha yung golden brown na kulay. Alright guys, ihaon ko na yung first batch natin. Again, hindi pa to yung final ha. I-ano pa natin siya? Si second deep fry. Char. Ayan, so ganyan na yung kanyang kulay. In fairness ngayon, crispy na nga to, oh. Hindi ko alam kung naririnig nyo yun kasi may ingay sa oil. Pero mamaya. Mamaya kapag final na talaga. So, i-deep fry ko lang lahat. Ngayon, hihinaan ko na yung apoy kasi ang init na nitong mantika. Guys, tapos ko na ma-fry lahat. Ito na sila. So, first fry pa to ha. Ipa-fry natin siya ulit. So, double frying siya. Char. Itong tatlong to, kasi naubusan na ako ng butter, ginawa ko yung same kay Marion. So, naglagay ako ng isang tablespoon ng corn flour, isang tablespoon ng regular flour, at saka konting tubig. Inano ko lang siya. Tinansya ko lang siya hanggang sa nakuha ko yung same consistency ng butter natin kanina. So, yung tatlong yan, yan yung original recipe talaga. Tapos, ito at saka the rest yung butter from Del Monte. Okay, so ito yung mga napili ko, na kakainin natin today. So, maganda to ha. Pwede kang mag-prep nito kung may mga pa-party kayo. Tapos, i-ano mo lang siya, i-first fry mo siya ngayon. Tapos, siguro bukas, kung bukas yung party, dun mo na ipa-final fry, char. Ay! Wait. Ano pala kailangan? Mainit na mainit yung mantika kasi gusto natin makuha yung golden brown. And ito daw din yung nakakapag sobrang crispy talaga sa chicken. So, ayan. Ayan. So, dapat mainit na mainit yung iyong mantika. Guys, ito na talaga. This is it, pansit. Nakuha na natin yung golden brown na hinahanap natin. And for sure, luto na din yung chicken. Ooh, look at that. That looks good. Yummers. Guys, ayan na yung ating chicken. Walang joke, ang bango-bango nito as in sobra. Tignan nyo yan, ang bango niya talaga. And pakinggan nyo to ha.
Napaka-crispy. Pakinggan niyo to. Oh my gosh, ako na talaga. Yum! Promise, masarap. Simple lang yung lasa, pero masarap. I love it! Luluto ako ng gravy kasi gutom na ang aking belly. This is so good and napaka crispy niya talaga. Tingnan mo, oh! This is so good. Oh my gosh, I'm so proud of myself. Ayan guys, kain tayo. Nagluto ako ng gravy. So yung gravy na ginamit ko is yung from Del Monte, yung sa pack din. So nag-open na naman ako ng bagong pack para makuha ko yung gravy. Kain! Kain, kain! Sabi ko sa inyo eh! Ito pa, ito pa! Yummers! Kain, kain, kain! Masarap tong gravy na to na Del Monte. Parang Pinoy na gravy ba? Parang very close to Jollibee gravy. Ang sarap din talaga ng lasa ng chicken. Guys, promise, itry nyo to. Ang tagal ni Danny Boy. Nakatapos na ako ng dalawang video. Hindi kasi ako tumitigil dito hanggat hindi siya dumarating. Sabi niya, darating siya ng alas 5, mga 4:30 to 5, but it's already 5:20. So, maybe something came up na kailangan niyang asikasuhin. But yeah, now it's 5:21 ng hapon. Nagsisave na yung video ko. Natapos ko yung pangalawa. Itong top na pala to, I got it, I think, from Zaful. Ang cute niya, no? Meron siyang pineapple. Tapos makapal to kasi ang dilim ko talaga dito. Yung ilaw ko, yung makbo ko lang, madilim na. Makapal siya, ganyan siya, oh. Meron siyang pa-fleece sa loob. Ang galing. Andito na si Dan, finally. And pinakita ko sa kanya yung pinost ko sa Instagram kanina kasi nag-post ako sa Instagram nung very crispy natin na chicken. And hindi siya makapaniwala. Nakita niya kasi to. Kasi nandito lang to sa counter. Tapos sabi niya, hindi naman yun crispy. Sabi ko, hindi pa yan tapos. Sabi niya, meron ba daw akong iniba sa audio? Sabi ko, wala. Hindi nga ako marunong ng mga ganyan. Kasi sa Instagram, napaka-crispy talaga niya. Tapos kahit na yung inunguya ko na siya, dinig na dinig pa rin. Anyway, pinapainit ko lang ulit yung oil. Tapos ito na yung ulam niya. Yung plano sana namin is mag pork chop kami for dinner, but because I cook this and I cook like lahat, niluto ko lahat, wala akong tinira, ito lang yung dinner namin. And masarap naman talaga siya. Mabango talaga siya, guys. Very aromatic niya. Again, because this is our second and final fry, dapat sobrang init talaga nung oil natin. So hintayin lang natin na sobrang init na siya before natin to ilagay. Ayan na, guys. Naluto na natin lahat. Ito yung kay Dan, guys. Alright, try one, my love. You want that one? Sige. Great. What do you give it out of 10? Me? Mm. Oh, 10. Really? I like it. This is the best chicken you've ever, right? I've ever made, yes. Okay. Right? Very crunchy. Juicy. Juicy? Yeah, I like it too. I'll give it a 8. Good. Really good? Thanks, babe. That's alright. Maaga pa, guys, pero nakapag-skincare na ako. Dilagay ko dito kasi dalawa na lang natira. Ito yung heart-shaped siya. Dalawa na lang natira. So, ano siya, heart-shaped, tapos nakakat siya sa gitna. So, pwede siyang pang-under eyes. Pwede din siya sa kung saan mang parte ng mukha mo. So, kasi dalawang heart na lang natira, nilagay ko na lang siya para maubos na siya. So, ubos na siya. Yung gagamitin natin sa susunod is yung na-unbox natin kahapon, yung from VT Cosmetics. Yung nilagay ko dito sa under eyes ko kahapon, yun yung gagamitin natin. Yun na yung ating vlog. Sobrang salamat, guys, for watching. I hope nagustuhan nyo. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Hi. What are you doing, babe? Gamit niyo na naman yung aking phone para check yung Instagram. Good night, bye, be good, bye. Did you say bye?
Bye, people. Bye, guys. Mwah.